So this is problem number 10. Then this is the last problem of the integral calculus, which is the triple integral. So yan. So in the problem number 10, this is integral of 2, 0, x, 0, and 2x plus 2y, and lower limit is 0. Then the function is e to the power of x plus y plus g, dg dy dx. So obvious na ang mauna dito is ito. Yan yan. Ganun pa rin. Sunod-sunod yan. Huwag nyong ano, pagsabayin kasi malito kayo. So unahin natin yung integral ng 2x plus 2y. This is 0. So copy yung problem. X plus y. G and dg. So ibig sabihin po, nauna yung dg. O sa madaling salita, ito kasi, bakit nagganito kasi ito? Kasi naging ganyan po yung operation niya. Kasi minultiply mo yung parehong function ng exponential. Ibig sabihin, nag-add po yung exponent nito. Pero pwede natin i-separate by ganito. Yung e to the g lang. So yan lang. So copy yung 2x plus 2y. And this is 0. So this is dg. So, wag natin pakialaman yung x and y kasi constant yan. Kasi with respect to dg. Ngayon, pag nag-integral tayo ng isang exponential, madali lang kasi kinukuha lang naman natin yung function. Ito, halimbawa, yung u is g. Yung derivative ng g is du or equal to dg. O, ito na yun. Diba? So, parang ganito yun siya. This is integral of 2x plus 2y, 0. So, this is e to the u. No? Kasi yan yung ginamit mo na g. So, this is du. So, substitution lang. So, kadiba kapag nag-integrate tayo ng e to the u, para lang tayo nag-integrate ng e to the x. So, kapag nag-integrate tayo ng e to the x, di ba ganun pa rin yung result? So, ibig sabihin, walang magbabago kahit integrate mo yan. So, ang makukuha mong sagot dyan, pag in-integral mo, e to the g pa rin. Then, ang lower upper limit niya is 2x plus 2y and 0. O, sa madaling salita, ang g na to, papalitan natin ng 2x plus 2y. So, this is e to the 2x plus 2y minus e to the 0. So, yan. Ang maging final answer natin is 2x plus 2y is ang e to the 0 is equivalent of 1. I think agree kayo dyan. No? E to the power of 0. So, ibig sabihin, nakuha na natin yung sagot. So, gamitin naman natin yung pangalawang integral. So, this is x and 0. Then, ang problem dito is, copy natin yung problem dito. Yung problem kanina. So, may problem kasi ito kanina. So, yung problem kanina dito is ito, di ba? Yung e to the x plus n y. So, imumultiply natin dito. May natira kasi ditong e to the x plus y. Kasi nawala lang yung g kasi ginamit mo pang integrate. Then, may natira ditong isang x, ito. Imumultiply natin dito. Distribute lang natin, ha? Pag dinistribute natin, ano mangyari? Mag-a-add yung exponent dahil pareho silang exponential. So, kapag nag-a-add yung exponent, magiging ano ito siya? Magiging i-ano ko muna, x plus y. Then, ito i-multiply ko sa e to the e, no? So, this is plus 2x plus 2y. Then, ito i-distribute ko naman dito, papunta dito. So, magiging negative e to the x plus y. Yan. So, combine natin. This is x. Ito, pareho yung x na to, 2x and x. So, x plus 2x, this is 3x. So, ganun pa rin ito sa kabila, 3y. So, this is e to the x plus y. Same lang po yan, ha? Kasi, itong x na to kasi, same, may exponent na 1, may coefficient na 1. Ito kasi may coefficient na 2. 2 plus 1, this is 3. So, ganun din dito, 2 plus 1, this is 3y. So, yan yung gagamitin natin dito sa pangalawang integral. So, this is e to the 3x plus 2y. Then, this is e to the x plus y. This is what? This is dy. So, ibig sabihin, in terms naman sa dy. So, yan. So, sa madaling salita, ang kapag in-integrate natin ito, ang kukunin natin yung y. Yung y lang, no? So, ibig sabihin, u, parang ganito. U is equivalent of 2y. And, I think, 3y. Sorry, 3y. So, this is du. This is 3 dy, no? Parang ganyan. Kapag gagamit ka ng substitution. Pero, dito yung papakita kasi mahaba. So, I think, alam nyo na yun, di ba? This is what? This is e to the 3x plus 3y all over 3. Ngayon, nagtataka kayo saan ang galing yung 3. Dito, sa denominator. Yung 3 na yan, doon galing kanina sa substitution na pinakita ko. Kasi, siyempre, magdi-divide both side tayo by 3. So, mabubuo mo yung substitution na ganito. So, katulad nung, siguro, kung dumating kayo sa triple integral, ibig sabihin, alam niyo yung kung paano ginagamit yung substitution. Kasi, siyempre, doon tayo duman, di ba? Bago tayo nakarating sa triple integral. So, ito naman, ano to, pag in-integrate mo ito, ano yun siya? E to the power of, ano yun siya? 2x, x plus y pala, sorry. So, this is, ganun pa rin, no? This is negative e to the x plus y. Yan, negative ito.
Kasi siyempre, ang derivative ng y, this is 1 lang naman, no? So, copy the upper limit na gx and 0. So, yan. So, ano natin yan? Simplify. So, this is e to the... Lahat ng makikita mong y, papalitan mo ng x. So, this is 3x. Then, plus 3y, no? Kaya lang, papalit. Sorry. Magiging x na yan. Yung 3y na ito, itong y na to magiging x. So, this is x na lang. So, this is what? This is all over 3. Then, this is e to the x plus x. Yan. Then, dito, minus the lower limit na e to the 3x plus 2 times 0. Purahin ko to. Ang purahin natin. 0. Ito yung upper limit, yung lower limit, no? So, minus e to the x plus 0. Papalitan lang natin yung y ng 0. Yan. So, kapag sinimplify ko natin yan, this is what? This is e to the 3x. Then, ito, 3 times x magiging 3x. Then, dito, magiging all over 3 niya. No? Then, ano pa? Ito, x plus x. This is what? This is e to the 2x. So, ito naman, magiging ano yung siya? Magiging e to the 2 times 0, 0 na yan. So, magiging e to the 3x lang. Then, ito, magiging negative e to the x. Yan. So, ang gawin po natin dyan, i-combine po natin yan. So, ito, magiging e to the 3x plus 3x. This is 6x all over 3. Then, dito, magiging e to the 2x. Then, ito, multiply mo dito, magiging negative e to the 3x. Then, ito, multiply mo negative times negative. This is positive e to the x. Burin ko to. Yan. So, ang gawin natin, i-combine natin. I-add lang natin siguro, no? So, anong ma-add natin? Negative to negative. Pwede, iba yung ano, magkaiba yung exponent. So, possible na yung ma-add. So, 1, 2, 3, 4. So, okay na yan. So, ito gamitin natin dito sa pangatlong integral. So, this is 2 and 0. So, ang problem, this is e to the 6x all over 3. Then, this is e to the negative 2x. This is e to the 3x. Then, this is positive e to the x. Yan. So, this is dx. So, ibig sabihin pang dx na ito. Pang dx na po. Yan. Marahin natin ito. Yan yung pangatlong integral. So, pinakahuling integral natin. So, paano ba yung in-integrate? So, siyempre, using substitution. So, let u is equivalent of 6x. Dito, ah. Dito. So, ganun din dito. Pare-pareho yan. Basta exponential substitution yan. So, matik na yan. So, ang derivative ng u, this is du. Then, derivative ng 6x, this is 6dx. Then, i-divide mo lang both side by 6 para makuha mo yung in terms of dx. Kasi kailangan natin yung in terms of dx. So, magiging ganito yung form niya, du all over 6. So, kaya kapag ganito, 6 times 3, magiging ano yun sa magiging 18. Ganun pa yung integral niya kung bakit nagkaroon ng 3 dito. So, yan. Ito lang, imumultiply mo lang dito. Then, magiging ano yun siya, magiging e to the 6x all over 18. No? So, dito naman, ganun din. Ang gamitin mo naman ng u is yung 2x. So, obvious naman siguro marunong kayo magkuha ng substitution. O, simply, du all over 2. So, yan, magiging e to the 2x. So, wala siyang ma-multiply dito, kaya magiging 2 na lang dito. Yan. Magiging 2 ba yan? All 9. 3 man ito, di ba? 3. So, check ko kanina. Check lang natin dito kanina. 3. So, this is 3. 3x. So, bakit maging 9? So, yan. So, next natin dito is what? Ito. Ito naman. 3 ito, di ba? So, this is negative e to the 3x all over 3. Then dito, wala. E to the x pa rin yan. Hindi yung magbabago. So, this is 2 and 1. What to ba? Wait lang. 1 ito. So, sorry. 1. 1. Ba't ako nagkamali? So, sorry, 1 and 0. So, ang gawin natin, isa-substitute natin yung 1 sa dito sa problem. So, this is e to the 6 times 1 all over 18. So, this is e to the 2 times 1 all over 2. So, this is e to the 3 times 1 all over 3. So, meron pang plus e to the 1. Then, ima-minus natin yan dito sa lower limit na 0. No? So, this is e to the 6 times 0 all over 18. So, e to the times 2 times 0 all over 2. So, e to the 3 times 0 all over 3 plus e to the 0. So, yan. So, burin ko ito. Yan. So, magiging sagot natin dito is magiging 6 times 1 ba ito?
So 6 times 2. Lang, check doon natin. Baka 1 or 2. Check ko sa problem. Ay, 2 pala. Sorry, 2 ito ha. 2. 2 pala kanya. 2. 2 yan, no? Okay lang dito sa lower limit kasi 0. So 6 times 2, this is 12. So this is e to the 12 all over 18, no? 18 ito. So dito, magiging 2 times 12. 2 times 12. 2 times 2, this is 4. So this is e to the 4 all over 2. So this is e to the 3 times 2, this is 6. Yan, level 3. Plus e to the 2. No? So, ang bawin natin dito, ito naman. 6 times 0, 0. So, e to the 1. Magiging ano lang yan, magiging 1 lang, no? So, magiging ano yan siya, magiging 1 all over 18 minus 1 all over 3 minus 1 all over 2 and plus 1. Yan lang. So, kapag sinimplify po natin ito, siguro, ano makuha natin dito? So, copy lang natin. This is e to the 12 all over 18. This is e to the 4 all over 2. Then, this is e to the 6 all over 3 plus e to the 2. So, siguro, calculate na lang ito, yung 18. So, this is negative times what? This is what? 1 over 18. So, be LCD na lang, no? So, para hindi tayo mahirap, mag-LCD na lang tayo. So, yung LCD nito, this is, ano, yung 18 sa kabila. So, this is negative 2 over 9. So, burayin ko ito. Negative 2 all over 9. So, this is negative 2 all over 9. So, siguro, okay na yung ganito kasagot. So, kung gusto mo, simplify mo. Gawin mo single fraction. Okay lang naman, kahit ano dyan. Pwede naman. So, thank you po and God bless. So, ito na po yung pinaka-last topic ko sa integral calculus. So, sa wakas, natapos rin tayo sa topic natin sa integral calculus. Thank you po and God bless sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, and I hope na nakatulong ako sa inyo kahit konti lang, no? So thank you po. Bye-bye.